Please subscribe to Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button. Ngayon po ang unang araw ng pagbabalik pasada ng mahigit 40 ruta na mga pampasaherong jeepney sa Metro Manila. Dinagsapo ng mga pasahero ang ilang terminal sa Quezon City. Karamihan sa mga tsuper hindi maitago ang kagalakan na sa wakas ay kikita na muli sila matapos matengga ng 3 buwan. Oh, yeah! Narito po ang aming report. Maaga pa lamang pumasada na si Tatay Marcelo sa kanyang ruta sa Quezon Avenue papuntang Santa Mesa. Isa lamang siya sa daang-daang tsuper ng jeep na baliklansangan ngayon matapos payagan ng LTFRB ang 49 na ruta na magbalikpasada sa Metro Manila. Naka-4 na balik na raw siya. Pang ano na po to, pang-4 na hatak na. Kasi isa lang po ang tumatakbo. Ang mga pasahero naman ginhawa ang pakiramdam dahil hindi na sila maglalakad papasok sa trabaho. Mas okay na kasi hindi na nakakapagod. Mas madali na yung papasok ko. Pero meron ding ilang pasahero ang dismayado, lalo na yung ibang jeep na ngayon pa lamang naghahanda para sa physical distancing sa loob ng kanilang masasakyan. Eh ngayon kasi, ngayon lang ako pumasok eh. So parang na, yan, hindi ko expected na ganyan, maglalagay pangalan sa ng ano, na plastic. Kaya naman kapansin-pansin ang agad na pagkapal ng pasahero sa terminal. Masaya naman ang pakiramdam ng mga jeepney driver dahil sa mahigit 3 buwan silang natenga, sa wakas ay balikpasada na ulit sila. Masaya at kahit papano kikita kami kahit hindi kami kahit na konti. Kasi mababawasan yung kita namin gawa ng kalahati na lang capacity namin. Ang sarap ng pakiramdam na nakabalik po kami sa pamasada namin. Yun po yung masasabi ko. Kasi yan, matagal po namin hinintay. Halos 3 buwan na wala po kami yung hanap buhay at pangaraw-araw. Ayon naman sa LTO, mahigpit ang kanilang pagbabantay para masigurong sumusunod sa safety protocol ang lahat ng mga pampasaherong jeep. Ngayon na dalawa pa lang yung nagko-comply, so ito, baka bebyahe na nito. So yung walang mga acetate, hindi namin pinapebyahe kasi yung protocol natin, di ba, distancing, yung face mask, plus yung alcohol, plus yung bago sumakay, may thermal scanner muna bago. Kasama si Namel Platero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update. Kim Firmalino, Radyo Pilipinas. Ay, nakakatuwa naman ho tignan. Pero iba naman ang sitwasyon daw po sa mga jeepney sa Maynila dahil naabutan pa po ng aming team ng Tutok Tulfo na wala pong mga plastic o acetate. My goodness! Para proteksyon sa kanilang mga pasahero at para sumunod na rin sa pinairal na physical distancing sa unang araw ng balik pa pasada. Meron namang ilang ruta na kahit pinayagan ng pumasada, ang kapansin-pansin na halos wala pa rin bumibiyahe. Bakit kaya? Narito po ang aming report. Pinakahihintay-hintay daw ng mga tsuper ng pampasaherong jeep ang pagkakataong ito na muli silang makabalik sa kalsada matapos ang 3 buwang tenga at walang hanap buhay. Kaya si mga anghelito excited na muli makabalik pasada. Masaya naman po dahil kahit pa paano ibigay na may mapagkukuhaan ng panggastos. Dahil sa piniiral ng physical distancing, ang dating 16 na pasahero naging 8 na lang. Wala rin itinaas sa pasahin ng 9 pesos na minimum fare pero mas ayos na rin daw kaysa wala. Andun pa rin pag-aaling langan pero wala pong magagawa eh. Tapalaran na lang po. Araw-araw para kumita lang. Naabutan naman ang Tutok Tulfo ang ilang pampasaherong jeep na biyaheng kayo man Lord Zabal na ito ang pinayagang mamasada kahit walang makaharang o plastic sa pagitan ng mga pasahero at tanging sa gitna lamang ang harang na plastic. Kaya naman ang ilang commuter hindi maiwasan ang mga amba para sa kanilang kaligtasan. Malaking tulong din na merong jeep kasi nga sa hirap ng lalo kami mga commuters. Mas maganda na meron jeep kaya lang nga dapat okay na din kaya lang dapat meron pang harang dito para mas safe kami na pasaheros. Ayon naman sa presidente ng terminal, sinigurado nila na 4-4 lang ang sakay ng mga ito at dumaan sa safety protocol sa mga pasahero bago pinapasakay ng jeep. Naglagay lang kami ng temperature at sanitizer. Kaya medyo nasa health protocol kami.
Kasi nililista na namin yung pangalan ng tao, address at contact number. Meron namang ilang pinayagang ruta ang kapansing-pansing maluwag at walang mga pumapasadang jeep. Ang kaling ito sa Divisoria sa Maynila, kapansin-pansin na maluwag at wala ni isang pumapasada na pagpasaherong jeep. Aminado ang ilang operator na nangangapa pa sila dahil marami pa umanong kailangan bago makabalik. Kami ngayon ay nangangapa ngayon kung paano gagawin sa mga jeep. May kakaya kami pamamayari niya kung ano, paano palakad nila. Umaasa naman ang mga tsuper na magbabalik na ulit sa 100% ang kanilang mga biyahe. Kasama si Natomi at Naktat Noel Azul para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Gian and Kim. Ayan po yung sitwasyon kaninang umaga. Pero natutuwa na rin po ang ilang mga drivers natin na nakabalik na sila at pinayagan na ho sila ng LTFRB. Nasa linya po si Engineer Bert Swan Singh, ang Senior Consultant ng road sector ng DOTR, o Department of Transportation. Magandang umaga po, Engineer Swan Singh, sir. Magandang umaga rin, Erwin, at magandang umaga sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Opo, sir. Live ho tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide, sa PTV, ganoon na rin ho, at Erwin Tulfo FB page worldwide. Natutuwa po yung mga driver, nagpalaban na lumabas po kasi yung aming mga news team at ang reaction ho ng mga driver tuwang-tuwa kahit na hindi ganun kalaki, at least mayroon na rin silang mapagkukunan na panggastos, pati na rin po yung mga operator, engineer, sir. Yes, kasi even without QR code, opo. Sinabihan natin yung mga operators na pwede nilang palabasin yung kanilang mga jeepneys. Uh-huh. Of course, hanggang Sunday, no? Mm-hmm. Hanggang Sunday. Mm-hmm. Sa Monday, dapat yung QR codes na yan, nakakabit na yan sa mga bawat units, no? Mm-hmm. Ng jeepney na pinapayagan natin tumakbo. Madadagdagan pa ba ito, yung mga ruta, sir, or yung mga jeep na lalabas? Madadagdagan pa ba? Provided that they ikang follow itong QR codes, yung mga alituntunin, protocols, etc. Madadagdagan pa po ba? Well, Erwin, as far as routes are concerned, siguradong madadagdagan yan. Kasi marami naman ang ruta dito ng jeepney sa Metro Manila. So far, 49 routes pa lang in-identify ng LTFRB. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Ngayon, sir, with the jeeps running now, will you coordinate with the MMDA para kung kailangan na bang ibalik muli ang color coding? Kasi ang mangyayari po dito, wala pa ho yatang coding, eh baka magkakatraffic-traffic na ho tayo, Engineer Swan Singh, sir. Ganito yan, Erwin, ano? Opo. Yung 49 routes na in-identify ng LTFRB, yun ay mga secondary routes. Ano? Ah, okay. Proceeder routes. Oo. Oh, oh. Oh. Kung mapapansin mo, naging desisyon ng DOTR as far as public utility vehicles are concerned, mm-hmm. doon sa mga main thoroughfares, ang pinatatakbo na natin dyan is mga bus na lang. Ano? Mm-hmm. Like for example, EDSA, wala naman talagang jeepney dyan. Eh. Oh, bawal ang jeepney dyan. Kaya yung Commonwealth, sir. Route, Commonwealth. Ayan, yung Commonwealth. No? Commonwealth. Dati may mga jeepney dyan, pero tumatakbo na ngayon yung bus, so wala nang jeepney dapat. Dito sa may monumento. Wala na dapat, sir, o wala munang mga jeepney? Wala na dapat. Okay. Binabawasan natin ang sasakyan sa kalsada para makaiwas na rin tayo sa traffic. Alright. Dahil alam naman natin, pagka maraming jeepney na nag-aagaw-agaw sa pasahero, in turn, nagsisikip yung kalsada natin. Mm-mm. So ito mga pinayagan yung routes o ruta, sir, ay sa mga parang side street, hindi po talaga siya sa mga main thoroughfare. So ang gagawin ng mga pasahero, kung kunwari isang sakay lang siya, magdadalawang sakay siya, baba siya rito, sakay na naman siya ng isang sasakyan. Tama po? Lipat siya ng bus. So, ay, lipat siya ng bus. Ayun. Hindi ho ba tatagal ang biyahe naman, Engineer Swan Singh, sir? Hindi naman. Kasi bawas traffic. Bawas traffic ngayon eh. Readily available naman yung mga bus. Oo. So ang advice natin sa mga kababayan natin, dahil kukunti lang ang mga sakay dito, kalahati lang, sir, agahan siguro na lahat. Ano po, maaga na para makapagsakay, makapag-commute, yes. Engineer. Yes. Yun pa rin, ano, agahan nila ang sakay dahil para maiwasan yung una-unahan, ano, sa
sa pagsakay sa mga PUVs. Ano? Okay. Panghuli na lamang, Sir Bert, ay may napansin nyo ang aming news team, yung ilang ruta sa Maynila, lungsod ng Maynila, parang hinahanap po ng mga pasahero yung merong acetate o may plastic yung tabi-tabi ng mga pasahero. Kasi ang plastic layout, so magkaharapan. You understand what I'm saying? Yes, pero yes. Yung tabi, wala raw. So hinahanap po ng mga pasahero. Ito po ba ay i-remind na naman ninyo sa mga operators na maglagay ng mga parang plastic para talagang masiguro na may distancing, sir, at pagitan sa pagitan ng mga pasahero, sir? Ganito yan, Erwin. Ano? Okay. According to the memorandum circular na inisyo ng LTFRB, ang una muna, number of passengers na dapat sakay ng jeepney, no? Kung alimbawa ang sakay ng jeepney is 22 passengers, excluding the driver yan, ano? Under normal times, so sinabi natin dapat 50% lang. So that means 11 passengers lang isasakay nila. Ngayon, maluwag na yun, ano? So in between passengers, dapat maglalagay sila ng acetate, no? Yung sinasabi mo na acetate ng harapan sa gitna, dapat wala yun. No? Kasi, maaari, halimbawa, kumapit ang COVID doon. So, pagbaba o pagsakay ng pasahero, siyempre, hahawiin niya, eh di mapupunta sa kanya yung COVID. Ano? Kaya, tatamaan yung mukha niya pagbaba o pagsakay, so, kakapit sa mukha niya yung COVID. Dapat wala yun. Ang dapat is yung acetate in between the passengers. Ayun. Oo, okay, understand. Mukhang may mga hindi yata naintindihan. Baka pwede yung pa-check nyo na lang ulit na kasi naikutan po ng aming news team naglagay po ng plastic sa gitna. Ano po, nadadaanan. So, mukhang mali ho yata ang pagkaintindi. Mali yun. Alright. Engineer Bert Swansing, a senior consultant for road sector ng Department of Transportation. Maraming salamat, Engineer. Magandang umaga po. Have a nice weekend, sir. Maraming salamat din, Erwin, sa pagbigay ng pagkakataon. Thank you po. Good morning. O doon sa mga operator, hindi po doon sa gitna yung acetate. Ang dapat po tabi-tabi ng pasahero, hindi po sa gitna. Tama nga naman, paano kung bumahing yung pasahero na may COVID? Eh, yung sasakay niya, nadaan niya yung tatama doon sa plastic. Eh, dapat o hindi. Ano ho? Eh, yun ho ang ayusin ho natin. Ha?